Nais na magkaroon ng international qualification? O isa ka rin ba sa mga kababayan natin na gusto magkaroon ng panibagong opportunity around the globe? Kung oo ang sagot nyo, ito na po ang pagkakataon ninyo kabayan dahil open for enrollment po ang lahat ng mga diploma courses po namin. And ngayon is kakarating lang din ng mga diploma ng mga graduates po namin. So ito yung ating 27th batch na mag-graduate sa ating mga UK diploma courses. So tatawagin sa mga UK diploma courses kasi nga marami tayong mga UK diploma courses na inline ko ano ba talaga yung gusto nyo. Sama, kasi example nun, Miss Rachel is yung ating health and social care. Maging yung ating UK diploma in business management. Kung goal mo naman is magiging competitive in business industry. Yes. Open din yung ating UK diploma in information technology. Kung isa rin ikaw sa gustong magkaroon ng challenging career, which is in line ngayon sa new technology na nakakapanahon ngayon, which is information technology naman. Yes. Kung pangarap mo din na magtrabaho sa accounting field or kaya sa finance field, ayan, so our finance industry or accounting industry is meron din tayong UK diploma in accounting and finance. Yes. So that, lalo rin sa mga good opportunity rin, yes, sa ating mga managers and supervisors na naghahanap ng additional credential, lalo na ito yung ating first year of master's degree, yung ating strategic, yes, management and leadership, which is on the second batch na tayo ngayon. Yes. Ang kakandahan dito, Miss Lynn, is kahit tayo is high school graduate or college level, is pwede po tayong mag-enroll sa first year ng master's, yes, degree. Kasi ang kakandahan ng qualification ng UK is na-recognize nila yung experiences na ating mga kababayan, which is in line in management, especially sa managerial at saka supervisory. Yes. Kaya ano pa yung hinintay natin? Ayan, so bubuksan na natin. Yes. O, kasi sino yung mga magre-receive ngayon na kanilang credential? Yes. Ayun. Sino yung maswerte na nakapagtapos sa ating mga diploma courses? Ayan. So, yan, uumpisahan po natin siya ngayon. Yes. Kay Miss Annalyn Sacquisa, Qualify Level 4 Diploma in Business Management. Ayun, congratulations. Actually, kaka-message sa kanya umaga na, ma'am, please pa-notify ko na dyan na yung aking diploma. Kasi, yes, matagal-tagal itong in-wait ng batch natin. Kasi nga, there are some changes sa mga, checking of assignments and duration ng kanilang, assignments doon sa UK. So, at last, yes. Yung lahat ng mga pinagpuyatan, yes, pinagsaguran, iniiyakan. Kasi minsan nakakaiyak din yung mga assignments. Kasi syempre, kasi nga international qualification, yes, diploma. So, hindi lang siya basta-basta yung pag-aaral natin. Talagang pinagsisikapan ng mga students natin. Kasi nga, it's not matter of quantity of number of students. It's about quality. Kung ano, yes, yung natutunan ng mga susante natin to be internationally competitive din once na nasa trabaho na sila. Yes. So, ayan. So, sa mga nagtatanong this, Miss Lynn, yung diploma natin, kung legit ba daw siya? Kasi, yes, ang dami kong natatanggap na mga tanong na, ma'am, legit ba yung diploma na inyong pinoprovide ko once kami is makatapos? Ayan. So, ito po yung patunay po na yung ino-offer ng ICAC is legit na legit po siya. Kasi ito po is authenticated po siya, apostel po siya ng Embassy ng London. Yun. So, yan sa Commonwealth of Foreign Affairs. Yes. Kung sa atin is Department of Foreign Affairs, yung nag-red ribbon dati yung terminology. Ngayon is apostel na yung gamit. So, it's authenticated na legal yung credential ninyo that is honored outside of the country kung saan kayo magtatrabaho. So, and of course, ito is pwede ninyong ipa-evaluate sa WIS or World Education Services. So, yes, sila yung mga organization na nag-evaluate ng ating mga credentials. Mm-hmm. Lalo na pag goal nyo is mag-apply ng Canada, di ba, sa UK, or yan. Kahit sa ibang bansa rin, as long as meron kayong international diploma, na-recognize yan siya ng ating mga organizational bodies or yung mga evaluating bodies na ika natin. Kasi nga sa different countries naman, may iba't iba naman na evaluating bodies maliban sa WES, may ICAS, may ECA, yun, marami-rami. Okay? So, congratulations also to Miss Elisa Balago at Lucas. You have been awarded for Qualify Level 3 Diploma in Health and Social Care. Congratulations. Yes, and so congratulations also kay Miss Irene Pascua, has been awarded Qualify Level 4 Diploma in Business, ayan, Management. Si Miss Irene is located siya ngayon sa Taiwan, wow, if I'm not mistaken. Kasi tatlo yan sila, si Miss Reveline at saka si Miss Jocelyn. Si Miss Jocelyn kasi sa next batch siya. Yes. So, itong dalawa magkasama talaga. Yun, kasi yung ICAC po is nag-open po siya. International po yung mga courses na ino-offer ni ICAC. So, ang dami po namin mga estudyante dyan sa Hong Kong. Hello po sa inyong lahat, ayan, sa Taiwan,
sa Malaysia, sa Brunei, and so marami na po kami students dyan. Mm-hmm. Around the globe po, actually. And yes. Then, of course, meron tayong students na sa Israel, di ba? So, mm-hmm. So yun. Yung ating mga estudyantes, hindi lang exclusive sa Kuwait. Yes. So, yung ating mga estudyante, kahit saan man kayo, as long as you are willing na magpa-improve ng inyong sarili, at saka, syempre, to be, ano, no, professionally competitive din in case of, in terms of credential. So, ayan, congratulations also to Miss Noreen Pandita Abdulrazak. You are, ano, have been awarded with Level 3 Diploma in Health and Social Care. Yes, and so congratulations also kay Miss Ira Lizangan has been awarded Qualified Level 4 Diploma in Business Management. Yun, congratulations. And congratulations also to Miss Angeline Bernales Jotojot. You've been awarded for Level 3 Diploma in Health and Social Care. And congratulations also kay Miss Niselda Entira has been awarded the Qualified Level 4 Diploma in Business Management. Yun. Salitan ng Health and Social Care. Yes, parang nahati ko ata ito. Ayun, so ganoon po kasi yan sila ng Business Management. So congratulations also to Miss Sheila Montemayor Abapo for you have been completed your Level 4 Diploma in Health and Social Care. So maliban dito sa sa diploma, makaka-receive din sila ng kanilang transcript of record which includes ng kanilang units at saka syempre grades. Yes. Okay. Ayan, so and congratulations also at last kay Miss Reveline Santuayan. So si Miss Reveline nagbi-message siya doon sa sa Facebook. Ma'am, nandiyan na po yung diploma ko. Kasi excited na yan talaga sila. Yes, so nagbi-message siya. So andito na po yung diploma ninyo, ma'am, and pwede niyo siyang i-claim dito sa ICSA. Si Miss Reveline. Ayun, sa Taiwan yan sa siya. Sa Taiwan pala siya. So, pwede na siya, ano siya, ipa-ship na. Pa-shipment natin to. So, congratulations also to Miss Rezaline Notarte Herona. You have completed your Level 4 Diploma in Health and Social Care. Ayan. So, and congratulations also sa ating first batch ng first year of master's degree, Miss Chirpai Akyu. Ayan. So, has been awarded Qualified Level 7 Diploma in Strategic Management and Leadership. Congratulations. The first ever, first batch ng ating Level 7. Level 7. First year of Master's Degree. So, ayan. So, next, congratulations to Ms. Patra Kalanganan Dinid. You have completed your Level 4 Diploma in Health and Social Care. Yes. And congratulations also kay Mr. Ferdinand Froilan Castello. Has been awarded Qualified Level 3 Diploma in Health and Social Care. Yeah. Congratulations also to Mr. Nordan Molina Peñamora. You have completed your Diploma in Health and Social Care. So, ayan. Marami-rami kasi yan to. Nasa 21 kasi sila dito. Yes, and so, congratulations also kay Ms. Vanessa Grace Panberino. Has been awarded the Qualified Level 4 Diploma in Health and Social Care. Congratulations, Ma'am Vanessa. Yun. Sa mga, speaking of congratulations, no, so we're looking forward sa ating mga graduates, candidates for graduation for this coming October 27. Yes. Magkaroon tayo ng graduation. So, after, no, napakatagal ang inantay nila kasi during pandemic, di pa tayo makagather para mag-celebrate for accomplishment and achievement ng ating mga estudyante. So, this coming October 27, so reminders again sa ating mga graduates, kindly please register now. So, at least na ma-finalize natin yung mga list of candidates who are positive to attend sa ating graduation ceremony or commencement ceremony. Yeah, so excited na yung lahat na nag-aantay dyan na magkaroon tayo ng graduation kasi dami na nilang mga tanong na, ma'am, kailan na ba tayo mag-graduation? Yes. Kasi nga, once in a lifetime kasi nila ma-experience yung graduation. Na nakaya nila pagsabayan yung trabaho at the same time yung pag-aaral kasi hindi talaga biro. Yes, yung pagdadaanan. Mm-hmm. Kasi ang daming mga circumstances talaga na pagdadaanan pa, no? And ang daming trials. Kasi hindi lang naman yung pag-aaral yung priority natin. Marami din tayong mga obligasyon, lalo sa pamilya natin. So, yun, kailangan lang talaga natin ng management skills. Yes. Kumbaga. Kasi nga, parang talagang bilib ako sa mga estudyante kasi nga, paano nila napapakasya yung oras nila sa trabaho at saka pag-aaral? Kasi nga, mostly, pagod. Yes. Kailangan talaga time management sa mga estudyante natin. So, sa mga estudyante natin na, muntik-muntikan ng sumuko. So, tuloy nyo lang kasi ito yung mga graduates na to is patunay na nakaya nila, kakayanin nyo rin. Yes. And hopefully, sa mga eksanya natin ngayon na ongoing, huwag po kayong sumuko kasi lahat ng bagay, masasabi nyo na, ay,
posible pala to pag yes. Once na matanggap niyo yung diploma ninyo. There will always be challenges talaga. Yes, challenges talaga in every step of the way. Kahit ano no, kahit anong achievement 'yan. Kahit sino, may pinagdadaanan talaga sila before mapunta doon sa achievement nila, before na ma-receive yung credential nila. So, kasi, yes. Yun. Okay. Ang dami pa nila. Okay, congratulations to Miss Ruth, Shinyere Chukwumez. I don't know, please correct me if I'm wrong. So, yun po. Miss Ruth, congratulations. You have completed your level 4 diploma in health and social care. Yes. Congratulations also kay Miss Nasrin Sultana. Has been awarded a qualified level 4 diploma in health and social care. Congratulations also to Ms. Michelle Molina William Moore. You have completed your level 4 diploma in health and social care. Yes, congratulations also kay Ms. Junacelle Codrado Bansun. Has been awarded a qualified level 4 diploma in health and social care. So, napapansin nyo, meron kaming binabasa na level 3 and level 4 and level 7. Yeah. So, sa, para sa lahat na mga hindi pa nakakaalam or wala pang idea, ano ba yung level 3? So, yung level 3 po na in-offer dito sa ICC, ito po is meron siyang 60 units. And kung ikaw po is high school level, is pwede po kayong mag-enroll dito sa ating level 3. Either diploma in health and social care or diploma in business education and entrepreneurship or kaya ay accounting. Yun. So, yes. Para may pag-asa pa rin sa mga kababayan natin na hindi nakapagtapos sa Pilipinas na kanilang high school, kumbaga elementary yung natapos nila, there's still a chance na magkaroon kayo ng diploma. Ito yung ating level 3, which is open for everyone and at least 16 years old and above. And kayang mag-aral online or face-to-face class. At least meron na din siyang background na kahit papano sa paggamit ng computer applications. Yun ang importante. Kasi syempre ngayon, sa paggawa ng assignments, kailangan may basic tayo ng paggamit ng computer applications. Okay? So, yan, congratulations once again to Mr. Alexander S. Manalo. You have completed your level 4 diploma in health and social care. Ayan. So, meron pa ba? Ayun, to Miss Anden and Miss Juliet Balinas, congratulations, you have completed your level 4 diploma in health and social care. So, ayun na. Kompleto na yung ating 21 students na ready na na mag-receive ng kanilang credential. So, some of them nag-aantay na lang to ng kanilang toga for graduation. Yes. So, lahat na ba nakapag-fill up na sa registration? Yun. Yes. So, looking forward sa ating mga graduates na mag-attend dito sa ating graduation ceremony this coming October 27. Kung hindi pa ninyo alam, pwede kayo mag-message sa ating sa admin sa +96597674076 at sa mga manood natin dyan na hindi pa nakapag-enroll, Miss Rachel. Yes. Ayan. So, para sa lahat ng mga kababayan natin na hindi pa nakapag-enroll at nagbabalak na sila na mag-enroll dito sa ICC, ayan. So, open for enrollment po yung aming November batch ng health and social care. And good news po, kasi open for enrollment po yung aming Monday batch. So, kung every Monday po yung day off ninyo, and yan, ito na po yung chance po natin na makapag-enroll dito sa ating health and social care, lalo na kung yung goal mo is magtrabaho bilang isang caregiver or healthcare assistant sa bansang Canada, UK, at Australia. Ayan, so, ang health and social care po natin, Monday batch, is available po yan every Monday, 10 a.m. to 2 p.m. po siya. And ito po is level 4 with 120 units po. So, good news sa mga hindi nakakapag-day off ng Friday, Saturday, Sunday. Kasi mostly sa kanila, ma'am, bakit wala kayong weekdays? Yes. So, yan, open na yung Monday para sa mga face-to-face classes natin. Message na kayo. Sa anong number, Ms. Rachel? Sa +96599302850. And, of course, yung ating UK Diploma in Accounting and Finance po is open for enrollment po yan. And ang klase po natin is every Friday, 10 a.m. to 1 p.m. po yan. And of course, yung ating UK Diploma in Business Management, every Sunday, 5 p.m. to 8 p.m. po yan. And of course, yung ating Level 7, first year ng MBA, Strategic Management and Leadership, every Friday po yan, 11 a.m. to 2 p.m. po siya. Yun. Open din, kasi nga mag-startup class din tayo para sa ating Hospitality and Tourism Management this coming October 13, Friday at 9:30. So, kung gusto nyong sumali, pwede kayong mag-attend ng ating trial class para dito sa ating UK Diploma. Kung
ano na, yung forte ninyo is magtrabaho sa hotel, yes, restaurants. So, pwedeng-pwede kayo dito na magkaroon ng inyong international diploma. So, ayan. So, I think yung ating mga manonood is ready-ready na na mag-ano nun, ating mag-update ng kanilang or mag-upgrade ng kanilang credentials. So, once again, congratulations sa ating batch 27 na andito na yung inyong credentials. Yes. And so, congratulations everyone. And yun, looking forward naman tayo sa ating batch 28. May 28, yes. 29, and 30. Actually na ngayon is, ano na sila, on verification na, yes, sa UK. So, waiting na lang tayo ng kanilang result. Okay, yeah. So yun. So, congratulations. And of course, sa mga hindi pa nakapag-enroll, kung goal nyo na yun, may plan kayo next year na magpunta ng Canada or kahit sang bansa man, mag-change ng career, or kaya ay gusto ninyo magkaroon ng additional 120 units para sa inyong application, and so simulan nyo na siya ngayon. Kasi kung next year pa kayo, and then next year pa kayo mag-enroll, and yes, then next year nyo siya gagamitin, mahihirapan kayo kasi magagahol na yung oras ninyo. Mostly nag-enroll. Sana naman makita ko na to 5 years ago. Yes. Okay, sa orientation. Sana pala tapos na ako ngayon. So why not, no? Habang may panahon, may budget, take na yung time kasi hindi natin alam the near future. Magkaroon na kayo ng offer, job offer and opportunities to other countries. So, at least prepared na tayo. Yes. Oh, at least prepared tayo na yun, meron na tayong credentials na magagamit in the future. Ayan. So, next naman natin na live update. Congratulations na naman kasi sino-sino kaya yung ating mga upcoming graduates dito sa ating UK diploma. So, once again, yes, maraming salamat sa pagpanood dito sa ating live update. And congratulations once again sa ating mga upcoming graduates this year, 2023. Yes. So, yan. Kung sa mga, ano natin, no, pwede kayong bumisita dito sa ating sa office. We're located sa Isekway City Branch, Panasonic Tower, 8th floor, Malia, Kuwait City. Yes. Okay, ay pwede po kayong tumawag sa aking WhatsApp number sa +965 99302850. Yes. So, we are ready to assist you para sa inyong upgrading na inyong credential sa professional development. So, yan pong muli kasama ninyo ngayon sa ating live update, Ms. Lynn. And Ms. Rachel. Nagsabing ISSA, your partner in success. Thank you.